Arlene, paano yung magiging sistema nitong work break na ipinapanawagan ng ilang senador? Aga nanawagan nga si Senate Minority Leader Aquilino Cocco-Pimentel na magtakda ng rest period sa trabaho, lalo na yung mga manggagawang nagtatrabaho sa labas at nakabilad sa araw. Hinimok ng senador ang Department of Labor and Employment o DOLE na makipagtulungan sa pribadong sektor na magpatupad ng kaparehong politiya, lalo na kapag sumasampa na sa danger level ang naitatalang heat index. Giit ng mga batas, dapat mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga manggagawa para maiwasan ang anumang aksidente dulot ng matinding init ng panahon. Sang-ayon din dito si Senator Sherwin Gatchalian. Anya, dapat bigyan ng flexibility ang mga manggagawa na makapagpahinga gaya ng mga street sweeper, construction worker at traffic enforcer para makaiwas sa heat stroke. Binigyan din ito na hindi dapat ito makakaapekto sa sweldo ng mga manggagawa. Kaya nga ang aking panawagan, flexibility dito sa mga ganitong panahon. Wag naman dahil nagpahinga, babawasan ng sweldo. No? Importante ngayon ay yung tao nakakapasok. Kasi mas mahirap sa mga kumpanya kung mag-absent yung tao. Magkakasakit at mag-absent siya ng isang linggo. Muli rin nanawagan ng senador sa mga school principal na huwag nang piliting papasukin ang mga estudyante na pumasok sa eskwelahan kapag matindi ang init sa kanilang lugar at magpatupad na lamang ng blended learning. Pag-aaralan din anya ni Senator Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Basic Education na irekomenda sa Department of Education o DepEd na mapabilis pa ang transition sa pagbabalik sa dating school calendar kung saan babalik na ang school break mula Abril hanggang Mayo. Samantala, suportado rin ni Senator Nancy Binay ang panawagan ni Senator Pimentel na magtalaga ng break hours sa mga manggagawa na madalas sa arawan. Well, siguro I support yung call ni Senator Cocco. Pag yung trabaho, nasa labas sila ng mga opisina. For example, yung mga traffic enforcers natin, siguro at a certain time, kailangan meron silang break para for them to cool off or uminom ng tubig para hindi sila ma-dehydrate. Nanawagan din ng senador sa DepEd at Department of Public Works and Highways na mapag-aralan muli ang mga disenyo ng mga silid-aralan para matiyak na mayroon itong maayos na bentilasyon. Si Senator Cynthia Villar naman, inirekomendang ayusin na lamang ang bentilasyon sa workplaces at magkaroon ng adjustments sa work hours. Tingin ko gandahan lang yung air. Gusto baguhin na mas maaga, kasi ang grabe lang init is in midday, di ba? Pero sa bandang hapon, hindi na, and then sa umaga, hindi na. May agam-agam din ang senadora sa panawagang magpatupad ng blended learning sa mga eskwelahan. Ewan ko, baka yung lugar ko hindi pa masyadong mainit. Mainit, pero pag nasa open air naman, may hangin Oo, and then minsan mahirap din yung blended learning kasi nag-deteriorate yung mga students because of kasi pag napasok ka sa school mas disciplined ka di ba? Pero pag sa bahay, who will supervise na mag-aaral talaga yung mga bata? Aga sa ngayon, sinisika pa natin makakuha ng komento sa iba pang mga mambabatas at ang maging yung tugon ng mga concerned government agencies patungkol sa issue. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Arlene Delgado.